Ang mga tips, umuwi kasi si Ate Bebot sa Pilipinas, may mga iniwan siya sa mga pagkain sa fridge niya para hindi masira. Tulad nitong tatlong quarter ng chicken, ang lalaki. Tapos meron pa tayo ditong chicken broth. So gagawa natin ng recipe yan, meron ako nakita sa internet para medyo masarap eh. So i-enhance lang natin ng konti at gagawin natin ng madalian pero nakatataka. Let's go! Ito lang yung gagamitin nating mga Ricardo, maraming bawang. Hindi na natin dudikdikin yan mga katipsi, ganitong buo lang. Tapos mag-i-slice lang tayo ng isang buong sibuyas. Ihiwain lang natin ng medyo maninipis. Yung dami niya, depende na lang kung gaano kalaki yung lalagyan nyo at kung ilang manok kinulutuin nyo. Another aromatics is fresh rosemary. Ito optional lang naman mga katipsi, kung wala kayong mabibilhan, kahit di nyo lalagyan nito or kahit yung dry, okay din naman yun. Pero dahil marami nito dito, fresh ang ilalagay natin. Ihiwalay ko lang siya sa tangkay. Ito ilalagay natin sa ilalim ng lutuan. Tapos maghihiwa tayo ng maliliit dyan, ito naman ilalagay natin sa ibabaw para talagang mabango. At ito naman yung gagamitin nating chicken quarters. Tatlong malalaking praso to. Lalagyan lang natin ng dalawang hiwa dito sa taas para pumasok yung mga seasoning sa loob. Ganun lang kasimple yung mga ricardo natin. Ngayon, timplahan na natin to. Itong glass casserole natin, babalutan ko lang ng foil para hindi dumikit sa ilalim yung mga ricardo natin. Una nating ilagay yung mga sibuyas. Ayan, ikakalat lang natin siya dyan sa ilalim. Ayan, parang ilalatag natin. Ayan, distribute lang natin evenly para lahat ng part malagyan. Ganun din dito sa ating mga bawang. Ayan, ikalat lang natin mabuti. At ganun din dito sa ating rosemary. Ayan, ilalagay lang natin lahat ng aromatics dyan, ipa-flat natin, bago natin ilagay yung mga chicken. Yung mga aromatics yung magsisilbing patungan ng ating mga manok. Siyempre dahil habang naluluto yan, nag-i-evaporate yung aroma, mapupunta lahat dun sa chicken. Ayan, after natin maayos itong mga aromatics, ilagay na natin yung mga chicken sa ibabaw. Tapos, buhusan natin ng olive oil. Or depende sa oil na preferred nyo. Ayan, medyo dinamihan ko yung paglagay para hindi siya mag-dry. At ito na din yung magsisilbing binder ng ating mga pampalasa, like itong salt. Ayan, lalagay natin kabilaan. Kapartner ng salt, syempre, ground black pepper. Kung gusto nyo pang lagyan ng ibang seasoning mga katipsi, pwede rin like paprika, cayenne, or any added seasoning na trip nyo. At sa preferred nyong panlasa. Pero ito kasing gagawin natin is the simpler version. I-rub lang natin para kumalat sa lahat ng part ng chicken. Ayan, tapos bubuhusan natin yan ng chicken broth. Yun din yung isang purpose kung bakit nasa ilalim yung mga sibuyas at bawang para hindi masook yung chicken sa ating broth. Yung ganitong chicken broth mga katipsi, maraming nabibilhan nito sa mga supermarket. Pero kung nagtitipid kayo, pwede na yung chicken cubes or chicken powder, ilagay nyo sa water tapos haluin nyo. Kung gusto nyo namang mas natural ang lasa, bili kayong buto-buto ng manok, pakuluan nyo at yun ang ilagay nyo sa dish na to. For more aroma, more rosemary sa ibabaw. At ayan, ready to cook na itong ating chicken. Kaya i-preheat na natin itong oven. Isiset natin yan sa 400 degree Fahrenheit for 60 minutes or isang oras. Yan, ganun lang kasimple mga katipsi. Hintayin na lang natin maluto ito. And after 1 hour, ito na yung kinalabasan ng ating chicken. Wow! Napakabango mga katipsi. Kung nandito lang kayo, maaamoy nyo talagang nakakagutom yung amoy. Ayun, kung mapapansin nyo, tamang-tama yung kulay, golden brown, hindi sunog, at hindi rin undercooked. Para mas maging garlicky flavor, ibabrush pa natin tong sauce dito sa ibabaw ng manok. At dahil luto na tong chicken natin mga katipsi, itatabi muna natin to. Ilalagay natin dito sa plato. Tapos itong sauce na nagawa natin, napakalasa nito kaya hindi natin to sasayangin. Kasi masarap to ihalo sa kanin kaya gagawa tayo ng egg fried rice. Ayan, kukuha lang tayo at ilalagay dito sa ating bowl kasi malasa to dahil roasted garlic at roasted onions. Ayan, dudurugin lang natin to. Hindi naman na to mahirap durugin kasi malambot na yan. At ihahalo natin to sa gagawin nating fried rice. Ayan, nagpainit na ako ng mantika, lalagyan natin ng dalawang itlog at iscramble lang natin. Tapos lalagyan natin yan ng konting repolyo, konting carrots,
at green onions para naman may vegetables yung ating fried rice. Tapos igigisa lang natin sandali. Syempre yung fried rice sa mga katipsi madali na naman gawin yan. Depende na lang sa inyo kung anong trip niyong fried rice. Depende na lang kung anong available din sa inyong mga fridge. Syempre ang masarap sa fried rice, bahaw, salt, pepper, and a little bit of boom boom boom. At itong special nating sauce mula dun sa katas ng ating chicken at mga aromatics. Yan, halu-haluin lang natin mga katipsi. At syempre optional lang, lalagyan natin ng konting toyo para pampakulay. Pero kung gusto niyo yung white na fried rice lang, kahit din nyo nalagyan ng toyo. Continuous lang uli sa halo hanggang sa makuha natin yung preferred nating toast nitong kanin. Okay na yung bango. Luto na to, mag-plating na tayo. Ay mga tipsy, luto na tong chicken recipe natin. Tara, kain tayo. Hindi na nag 1-2-3. Okay, sabay na tayo. Para masimulan natin, gutom na si Madir. Gagagaling niya na kasi sa work eh. Gutom na natin, sakto na luto na natin. So 1, 2, 3. Boom! Ayan, ito na mga katipsi ang ating chicken recipe. Sabihin na lang natin siguro garlic chicken. Ayan. So mga naghahanap kay Dad, ayun nandun siya sa likod. Gumagawa siya ng sarili niyong food. Kasi diet siya, hindi siya pwede siya may mga salty. Tara! Ito akin. Ay, malaki oh. Hindi, maliit niyang gusto ko eh. Yung kanin mga katips, si fried rice natin kasi nilagay natin dyan yung katas ng chicken tsaka yung chicken broth. Courtesy of Auntie Bibot. Even this chicken is courtesy by Auntie Bibot. Thank you nga pala. Shout out Auntie Bibot sa iniwan mo sa aming manok at chicken broth. Nakasave, nakasave. So, saka kaya itong malaki eh. Ayun, boo. Malaki! Kuha na ako dito. Masarap tong fried rice, matinik pang kanina. Ayan. Kahit naman plain rice mga katipsi, okay lang. Pero syempre, masarap talaga yung fried rice partner. Kasi sangin yung katas ng chicken eh. Ginawa natin. Tapos meron tayo ditong banana pepper and jalapeno. Ito siya. Pero hindi ito sponsored ah. Masarap kasi ito, pampagano sa pagkain. Tikman natin mga katipsi. Ano to? Day night mo lang to o binarbecue? Bake lang yan. 1 hour to, nakabake mga katipsi. Wap. 400 degree Fahrenheit, 1 hour, tamang-tama, malambot. Papa. Sarap? Tatapa ko dito eh. Sarap, matip siya. Sarap yun. Sarap ang tabra, diba? Kasi yung katas ng manok plus yung chicken broth, sama-sama rin dyan. Tapos maraming bawang tomat tsaka maraming sibuyas. Mm-hmm. Tapos yung na-bake pati yung bawang tsaka sibuyas, dinurog ko, inaalo ko dyan sa silangag. Ang sarap. Chikin natin tama-tama yung pagkakaluto. Hindi overcook naman, ah. Juicing-juicing sa loob. Tapos yung balat natin, ayun, parang na-lechon siya. Sarap. Samba. Sarap nga. Pa. Sarap nga. Obra. Yan si Daddy. Till I met you. For those who's looking for Dad, that's him. Just there, always. He's off today kasi holiday dito. Yeah, holiday kasi dito. Oh, ganun sila, sweet. May dessert na agad. Oo, kapitalisan daw yun. Yeah, ganyan sila. Kaya lang nakikis. Araw-araw sila nakikita, pero araw-araw rin sila sweet. Araw-araw pa rin. Kikis. Thank you. Mga tips, yung binagay natin ni Rosemary kasi tamang yung binili natin fresh rosemary. Kung wala kayong mabibili na ganun, pwede naman yung dry. Kung ayaw, kung wala rin kayo dyan hindi available, kahit din nyo dalagyan nun. Kasi aromatics lang naman yun, optional lang yun. Pero sa atin sa Pilipinas, available naman na yung mga rosemary, yung mga thyme, yeah. Mga dried nga lang karamihan ma. Kasi yun din yun, pampabango. At speaking of, dahil nag-kiss sila, di ba? Tanungin natin, interview. pero bago tayo magtanong, magbabalik ang The Buzz. Ito ang The Buzz! Inun ako.
i-cheat ka muna. Dali! Ma, ilan taon lang ang edad? Nagsasama? Mm-hmm. 1982. Sobra kami nag-meet niya. Hindi, magkaibigan lang kami niyan. Oh, yeah. Matali kami magkaibigan. Mm. Naging best friend kami. Parang Tonton at ano ha? Don Violeta. Talagang best friend kami niyan. Okay. Ang tanong, lights on, lights off. Chocolate. Hindi, anong sikreto sa... Siyempre, mayroong ups and downs, di ba? Maaway yan. Dami nga eh. Anong sikreto... Mas marami nga eh. ...sa matibay na relasyon yun para hindi maghiwalay? Lagi nag-away. Yun ang sikreto? Basta wag lang magkakasakitan at nag-iinsultuhan. Kumbawa, yung sasabihin na, ay, ang taba mo naman, gano'n. Ayaw na kita. Dahil ano ka? Hindi naman ayaw. Kundi, ikaw nga eh, ano ka eh? Ganyan. Taba mo. Mga ad hominem, mga gano'n. Walang insultuhan. Walang. Kasi sabay naman kayo tumanda eh. Yeah. So sabay nagbago ang mga... figure niya. Mga katawan. Tsapa, okay. So wag walang laitan. Laitan pa nag-aaway. Okay? Stick to the topic lang. Oo. Okay? Tsaka pag nag-aaway kayo, yung wag... Totoo yung huwag kayong matutulog ng pagkagalit. Huwag papalipasin isang araw at bago matulog magkausap na kayo. Kasi mag-uusap naman kayo kasi kung aanihin mo nga naman yung nagagalit-galitan kayo, tapos magbabati din naman kayo eh. Wala namang masama dun sa mag-sorry. O kaya kahit na wala nang sorry yung isa sa inyo, magsakita. Kung baba? Magbabati kayo eh. Magkasama sa mga choice eh. Stuck na ito each other. Hindi mo naman siya ihiwalay yan, di ba? So, galit-galitan ka lang. So, pakalma lang, tapos may isa dapat na magpaumbaba. Basta wala lang ma-involve na condition mananakit. Walang involved third party. Tapos, yung gano'n, yung walang insultuhan. Kung away lang sa inyong dalawa. Oo, yung sabutan lang kayo minsan. Dapat pag-usapan. Meron kasi talagang ang konting bagay, tapos nagpipikon ka rin, di ba? Yung ba, may sinabi siya, tapos hindi mo narinig. Sabi mo, ano ka mo? Nagalit na. Dahil hindi mo narinig. Ang bubble na. Di ba? May pala mainit ang ulo, stressor, duro, di ba? Ngayon, huwag mo na lang muna pansinin. Siyempre. Okay. Tapos, o kaya umagri ka na lang. Kahit na alam mo hindi ka agree-agree, mag-agree ka na lang, nang mati yun na. Kaya hindi na maba? Okay. Ganun din naman kasi, magbabati at magbabati kayo. Ilang beses na kami nag-away nga, mag-gat. So dapat, yun nga, pag-usapan. Siguro sa 41 years namin, ha? Siguro, kalahati noon, o parang almost 41 years din kami nag-away. Lagi kami nag-away, ha? Pero, hindi man away, yung parang bikiring tawag namin dun eh. Tatampuhan niya. Eh kung kinanti ka ma? Halimbawa dati kinanti ka? Hindi pwede sumayad. Ang kanyang mga kamao sa aking mga malapro sila. Kahit kung nagkataon? Hindi siya matutulog na nakapikit. Hindi pwede. Yeah, totoo yung mga tipsy, mga lalaki na nanonood dyan, huwag na huwag kayo mananakit physically. That's yeah. Ano. Yeah, katuwi lang ko, sabi ko sa kanya, may nanay ka din. May kapatid kang babae, meron kang anak na babae, tapos may apo ka pang babae. Gusto mo ba na may isang lalaki na karelasyon nila, makikita mo o malalaman mong sinasaktan? Huwag mong gawin sa iba, kung ayaw mong gawin sa'yo o sa lahi mo. Umpisa pa lang kami talaga. Mag-boyfriend, tapos nung mag-aasawa na kami, lay the card na kami. Walang sikreto, sinabi niyo na lahat. Sinabi ko sa kanya, ang lahat. No, yung gano'n na wag mo lang akong sasaktan. Kahit mag-away tayo, walang pisikalan. Yung magandang advice yung mga katipsi, sa simula pa lang, dapat sinasabi mo na yung terms mo. Nag-boyfriend-boyfriend pa lang kayo, sinasabi mo na ito yung ayaw ko, ito yung gusto ko. Naman, para may adjustments na agad. Kasi siguro sa sobra, kahit na hanggang langit ang pag-ibig ko sa kanya, pag nadantayan ng kamao niya ang aking malaporsilahan ng kutis, aking malaporsilahan ng pisngi, lahat ng pag-ibig ko hanggang langit, mawawala yun. Kasi mapapalitan siya ng galit. Tapos, imbis na sobra ko siyang mahal, lagi ko may isip yung pananakit niya. Tsaka baka, alam mo yung, baka yung konti lang na bagay na mapaganon siya, na-trauma ka na, yung gaganon ka na, di ba? Para mawawala na yung tiwala mo. Naman, totoo naman yun. Kahit naman sa lalaki, ang mga lalaki na nanakit, parang, kaming mga lalaki ah, ang tingin namin sa mga lalaki na nanakit, physically, parang low kind. Nakalduwang. Yeah. Low type ng lalaki.
Parang ganun. Ganun ang tingin namin sa kanila. Hindi sila yung parang tunay na lalaki. Yeah. But sila na nangangakit ng babae. Sa lahi namin, sa lahi natin, walang nangangakit. Wala ka mga uncle ko. Kaya under eh. Mga under na eh. Wala talaga. Kasi, yeah, hindi talaga maganda yun. Nangangakit ka. Lahat ng bagay, pwede ka magalit, di ba? Oo naman. Salita. Gusto niya magalit kahit magdadadakdak siya dito. Yeah. Pero yun yung sinabi ni Mama, huwag kang manlalait kahit gano'ng kakagalit, di ba? Kasi... Tsaka huwag kang tatawagin ng anumang pangalan. Yeah. Kasi ang salitang nabitawan mo na paggalit ka, hindi mo na yung mababawi kahit kailan. Kahit na mag-sorry. Kahit mag-sorry, di na mababawi kasi nakatatak lang sa isip mo kasi may damdamin niya. Kasi feeling mo, nasabi niya yon, yun ang totoo. Yeah. Ang nasabi niya yon. Parang lasing. Yeah. Ang lasing, kapag nagsasalita, yun ang totoo. Yeah, lumalabas ang tao pagkagalit, yun ang totoo na lumalabas. Kaya mag-ingat din. Kasi may kasabihan nga ma eh. When emotions are high, intelligence is low. Mm-hmm. Kaya kapag sobrang emotional ka, mas maganda siguro kumalma-alma lang muna. Kaya nga, yun nga. Huwag ka magsalita muna, paalmahin mo na sarili mo. Tsaka medyo kalmado ka na, tsaka ka magsalita. Kasi baka makabitaw ka ng hindi masakit, na masakit, hindi mo na mababalik yun. Pagsisisihan mo. Pagsisisihan mo na yun for the rest of your life. Kahit mag-sorry ka, parang iisipin mo na yung ang sorry nga sa akin, pero... Ba't niya nasabi sa akin yun? Eh, matagal niya na palang naramdaman yun. Bahal, sabi niya, ikaw nga, baho ng hininga mo. Ngayon, dahil kahit na biro yun. Sabi naman yun. Hindi, kan bawa, biro lang yan, bawa. Ikaw ngayon, ba't niya sabi niya, ako ba hininga ko? Ano gawin mo ngayon? Nasa isip mo na yun eh. Pagka nang liligo ka, natututubos ka, sabi niya, mag-bath doon. Kahit na ilang beses niya sabihin na, hindi, nagbibiro lang ako noon, no? Kasi kung minsan, yung ganong salita, half-truth. Ang kasabihan doon, half-truth. Basta anything na ad hominem mga tipsy, yung salita, wag kumangin yung salita. Kasi, so far naman, hindi. Meron talaga kami nung nag-lay-card kami. Bago kami ay, maganda nasa. Yun. So, pwede magandang advice nga yun. Pag nagsimula kayo mag-boyfriend, lay cards agad. Sabihin mo na yung ayaw mo, sabihin niya sa yung... Parang kayo maganda rin yun. Para yung lalaki, alam niya na yung... Kasi yung lalaki naman, madali mag-adjust yan. Tsaka ano, isa pa siguro, di ba papansin ko sa kanya mama, yung para sa mga babae, pagsilbihan niyo yung asawa niyo kahit paminsan-minsan. Oh, diba, no? Si mama, pare sila may work, di ba? Pag uwi niya, ginagawa niya sila ng food. Kahit siya marunong naman siya gumawa ng food niya, pero parang... Nangyayitay niya ako. Yun yung lang love language niya. Yun yung love language niya. Like si Silvia niya, ganyan. Kaya yun, siguro maganda rin yung pampatibay ng relationship. Yung mga babae pag Silvia... Yung ipakikita mo yung na-concern ka pa rin. Na kahit na dalawa. At saka wag yung... Wag talagang pera. Kahit pa yun. Huwag kayong mag-aaway sa pera. Yeah, wag talaga. That's marami ng winasak na tahanan. Lalo dito sa western country, di ba? Dami nag-iwalay dito, kaya taas ang rate ng divorce mo, dito eh. Hindi, o kaya sasabihin mo, ang babae, mas malaki ang kita. Yeah. Kaya, kahit pagka nagbibiroan, ganun nababanggit yun. Pero alam mong biro lang, mas malaki ang kita ko sa ito. Yeah. Pero pag nag-aaway kayo, huwag mong pamumukha. Kasi hindi talaga maganda. Insulto sa kanya yun. Malaking insulto sa kanya. Ayun lang naman, maganda advice ni Madir. Kaya sila tumagal nang, huwag mo sabihin mo kung ano katagalis, malalaman lang kung ilan ko eh. Sinabi mo na. Oo nga, sinabi ka rin natin. Sige, yun na. Yun ang edad ko. Kaya na mag-mat. Ayan, understanding, lay your cards. Siguro trust. Pag lay your cards kasi parang naniniwala ako sa'yo, nagtitiwala ako sa'yo, okay, ito na lahat. Ito yung gusto ko, ito yung ayaw ko, ito yung mga nakaraan ko. At saka yun kung anong nangyari ever nung ginawa mo sa akin. So, hindi naman sa nananakot ka. Hindi naman, para alam niya na, hindi ko pala gagawin sa kanya yun. Para kahit gano'ng kakagalit, maaalala mo kasi yun eh. Diba, sabi niya nga pala sa akin, kung gagawin yun, hindi ko gagawin yun kasi. O kaya hindi niya kakainin. Lalo magagalit ko. O kaya hindi niya kakainin yung niluto ko. Kaya hindi siya matutulog. Na nakapikit. Kailangan ka ganun siya. Ayun lang. Ayun, sana mga tipsy ha. Marami kayong natutunan sa ating episode today about relationship from the expert. 41 years. Hindi pa, 41 pa lang. O, expert din mo. Bilang tumatagal lang ganun. Lalo dito sa Western civilization. Ayun lang naman. Pareho kasi kami halos, marami kaming common denominator ni Jack. Marami. Yung pareho kami, parehong 10 magkakapatid, parehong isa lang ang, siya nanay lang ang palaki sa kanya. Pero kami naman, kami naman, tatay ang mayroon kami, namatay naman sa mother. Marami kaming mga parehong. Pero kahit hindi ako yung mga. Ayun lang naman. Gusto mo ba ma? Hindi siya natin tuloy. Sarap na. Dahil nakain. Ito, ibibigay namin kay Junior ha. Atin ko sa kanya para meron siyang dinner.
Correct. Pero mga tipsy, nandito na lang yung video natin. Sana na gusto nyo yung simple dish natin. Mga tipsy, yung mga hindi pa nakasubscribe, please like, comment, and subscribe. Tapos, i-ring nyo natin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. Ayan. And always remember, stay tipsy la! Salud! Today is Sunday, bowling day namin. For those who's looking for my mom, for looking for my brother, he's here. Hindi na siya nakakasama sa vlog, pero every week magkakasama ko. Kaya pa, kasi mo. So si dad, nandito rin. Got it! Ito, pinakamagaling magana to, bowling. Ito talaga yung sports niyan. Ito na may tiraw. Grabe, oh. Grabe ito mag-bowling, eh. Hindi ko kayang ganyan tira eh, oh. Yan. Dito naman mga tips, ako pinakabano. Ayan ang scam niya. Bano. Sige na natin, sige. Tira pa. Sa kabila naman daw. Tama? Nakita niyo, ang ganda, di ba? Hindi walang gumalaw na pin. Ano, di ba? Ito, magaling to si mama, hindi ko natatalo to eh. Kahit minsan, hindi ko pa natalo to eh. Ino. Kailangan may spare mo yan. Ipakita mo ang galing mo, ma. Nagal ah. Karang emoji. Ina. Papakitaan nyo to kayo mga katipsi. Ayan, sarili niyong bola yan. Ano yan? Tawag dyan? Try game on! Muntik na! Dito na naman kami. Dito ako isa sa mga Danny Boys. Selective Mexican breakfast. Danny's Boy. Dito tayo sa Chula Vista sa my Bonita Road. Nakailang kain na kami dito mga katipsy. Tuwing mag-walk kami din sa Roar Park. Every Saturday dito kami nagbe-breakfast. Kasi masarap yung Mexican food nila dito. California burrito. See? Ang laki, ano? Ubus yan. Ubus. Yan. Sarap niya. Ayan, ma-in-order natin mga tipsy. Matsaka naman ito. So, parang may beef siya na may scrambled egg dyan. So, may potato at saka itong beans. Tapos na namin kumain mga tipsy. Sa susunod, people, I'm inviting everyone dito sa lugar na to. I'm telling you, masarap siya. Masarap. Napakasimple lang ng harap nila. Napakasimple ng design. Pero masarap yung pagkain nila. Yeah. Talagang legit. Try nyo ho. Parang mga nandito. Try nyo. Chula Vista. Okay? Kung gusto nyo malaman yung exact location, siguro sa Yelp naman. Danny Boys. Mabilis lang. Madali lang maano makita. Madali lang. Yeah. Ang pinaka-mark niya, yung Dennis. Yung Dennis. May Dennis. Nasa area. Nasa Bonita Road naman. Bonita Road. Hindi ako mahilig sa Mexican food, pero ito, the best. Sarap.